Ito ang mangyayari pag tumubo ang buto sa ating katawan. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jepoy TV! Ang takwan ang isa sa mga paboritong prutas ng ilan at isa din ito sa paboritong sport na tinatawag na Watermelon Seed Spitting Contest. Hindi lamang ito ang pinaka-competitive na event sa ibang lugar dahil pwede din itong maging mapanganib. Ito ay dahil naisip mo ba kung anong pwedeng mangyari sa iyo sa sandaling makalunok ka ng buto ng pakwan nang hindi sinasadya? At pwede bang lumaki ang isang watermelon vine sa ating katawan at paano makakasurvive ang napakaliit na butong ito sa acid ng ating tiyan? Hanggang saan ito lalaki sa loob ng ating stomach? At yan nga ang paksa natin sa araw na ito. Kaya naman enjoy at manatiling nakatutok hanggang sa huli dahil sa video natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang mangyayari pag tumubo ang buto sa ating katawan. Bago tayo magsimula kapatid ay huwag mo sanang kalimutang i-hit ang subscribe button. Kalembangin ang kampana para naman ma-notify kita pag may mga bago tayong videong ina-upload tulad nito. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin! Maaaring hindi ito madalas mangyari, ngunit ang mga buto ay pwedeng lumaki sa loob ng ating katawan at tama ka sa iyong narinig. Dahil sa maniwala ka man o hindi, ay isang 28 taong gulang na Russian ang nagpunta sa ospital dahil sa isang chest pain. At dito nga ay agad siyang dinala sa surgery matapos matuklasan ng mga doktor ang isang 5cm fear tree na lumalaki sa kanyang baga. At isang 75 taong gulang na lalaki naman sa Massachusetts ang ginamot din dahil sa paglaki ng kanyang baga matapos niyang makakain ng pea seed sa kanyang pagkain na napunta sa maling tubo. Subalit para mabuhay at makasurvive sa isang habitat na kasing hostile ng ating tiyan, ito ay dapat na isang determinadong binhi. Dahil nga ang ating tiyan ay nagtatago ng mga hydrochloric acid at enzyme na sumisira ng anumang uri ng pagkain na ating nilulunok at pinupuksa din ito ang anumang mapaminsalang mikrobyo. Ang hydrochloric acid sa ating tiyan ay napakalakas at nagdudulot pa nga ito ng panganib sa ating organ na dapat ay pinoprotektahan nito. Kaya naman isa ito sa dahilan kung bakit ang ating tiyan ay naglalabas din ng mucus kung saan ito ay nakalinya sa ating stomach walls para ang acid ay hindi maka-burn through. Kaya naman kahit na anong binhi ang may chance ang mabuhay sa ating tiyan ay kailangan itong mag-evolve at mag-adapt ng napakabilis. Sa kasamang palad ay mararamdaman mo ang bawat blow ng biological dissatisfaction test na ito, kaya kailangan mong maging handa para sa pinakamalalang sakit ng tiyan na iyong mararanasan. At dahil nga dito, ang demand sa mga seedless fruits at gulay ay biglang lolobo kahit na tumaas pa ang presyo ng mga produkto. Ito ay dahil sa additional time na kakailanganin para alisin ang bawat buto ay mas gugustuhin ng mga tao na magbayad na lang ng doble o di kaya para makaiwas na maging isang fruit tree. Kaya naman ito ay magiging isang mundo kung saan ang mga buto ay adapted sa paglaki mas mabilis kaysa dati dahil karaniwang tumatagal ng ilang linggo para mag-germinate ang isang buto habang ang ating tiyan ay tinutunaw ang pagkain sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga buto ay nangangailangan ng init, oxygen at moisture at makikita mo ang lahat ng ito sa loob ng ating tiyan pati na din ang hydrochloric acid. Ang pagtunaw ng seed productive coating ay hindi magiging problema sa hydrochloric acid kung saan ang buto ay magsisimulang sumipsip at magsisimulang lumaki at dito nga ang binhi ay magpapatuloy sa ating duodenum na siyang simula ng ating small intestine kung saan dito magsisimulang sumipsip ang ating katawan ng vitamins, minerals at iba pang sustansya. Ang loob ng ating duodenum ay mamasa-masa at madilim na may neutral pH level. Ang unang usbong mula sa isang buto ay pwedeng lumaki dito, ngunit kailangan nilang maging matikas upang makasurvive sa mga intestinal juices.
Ipagpalagay natin na ang halamang lumalaki sa loob ng ating katawan ay makaligtas sa intestinal assault, ay pwede nitong kunin ang mga sustansya na dinadigest natin. At kung makakuha ng sapat na nutrients ang halaman, ay baka makapagpatubo ito ng bulaklak at mag-produce ng mga prutas. Sa puntong ito ay mas gugustuhin mong magstay sa ospital ng mas matagal dahil hindi mo makakayanan ang sakit na dulot ng mga tumutubong sanga, bulaklak at prutas sa loob ng iyong katawan. Alam naman natin na ang mga halaman ay lumalaki sa tulong ng sunlight, kaya naman ang malaking katanungan ay susubukan ba nilang lumaki upang makalabas sa ating katawan para makasagap ng sinag ng araw. O kaya naman ay ipagpapatuloy na lang nila ang pagkuha ng mga sustansya sa ating katawan mula sa mga pagkain na ating tinutunaw. At kailangan na ba nating bumuo ng symbiotic relationship sa halaman kung saan ay bibigyan natin ito ng ilang sustansya para ito ay mamunga at muli natin itong idadigest para palaguin ang mga bagong buto. Sa mga ganitong kaso ay kinakailangan mong maging mas maingat sa mga buto na ating nilulunok dahil ang ilan sa mga ito tulad ng apple seed ay nakakalason. Ang mga mansanas kasama ang higit sa 2,000 iba pang uri ng halaman ay gumagawa ng cyanogenic glycosides kung saan sa malalaking dosis ay kaya nilang magdulot ng cyanide poisoning, mabagal na paglaki at neurological disorder. Kaya naman ang pinakamainam na bagay na magagawa mo sa mga ganitong pagkakataon kung saan pwedeng lumaki ang mga buto sa ating tiyan ay huwag na lang kumain ng kahit na anong uri ng buto. Kaya payo ko sa iyo ay palagi mong unahin ang iyong buhay bago ang seed spitting contest at sa kabutihang palad ay hindi tayo nabubuhay sa ganoong kadelikadong mundo kung saan iyon ay isang banta. Ang posibilidad ng pagtubo at paglaki ng isang buto sa ating katawan ay wala habang may mga rare cases ng mga halaman na lumalaki sa baga, ang ating tiyan ay masyadong severe environment para makasurvive ang anumang uri ng buto dito. Ikaw, naisip mo ba kung ano pa ang pwedeng mangyari pag tumubo ang isang buto sa ating katawan? Share mo naman sa amin yan. Alright, this is Jepoy TV. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.